soul praise him, for he is thy health and salvation. All ye who hear, now to his temple draw near. Join me in glad adoration. Praise to the sustaineth. Hast thou not seen how thy desires e'er have been granted in what he ordaineth? Praise to the Lord who doth prosper thy work and defend thee. Surely his goodness and mercy here daily attend thee. Ponder anew what the Almighty can do. If with his love he the Lord, O let all that is in me adore him. All that hath life and breath, come now with praises before him. Let the amen sound from his people again, gladly forever. Serve a risen Savior, he's in the world today. I know that he is living, whatever man may say. I see his hand of mercy, I hear his voice of cheer. And just the time I need him, he's always near. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along my narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. In all the world around me, see his loving care, and though my heart grows weary, I never will despair. I know that he is leading through all the stormy blast. The day of his appearing will come at last. He lives, Christ Jesus lives today. He walks with me and talks with me along my narrow way. He lives, salvation to impart. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. Rejoice, O Christian, lift up your voice and sing eternal hallelujahs to Jesus Christ the King, the hope of all who seek him, the help of all who find. None other is so loving,
talks with me along my stairway. He lives salvation to impart. You ask me how I know he lives. He lives within my heart. There's no disappointment in heaven, no weariness, sorrow, or pain, no hearts that are bleeding and broken, no song without minor refrain. The clouds of our earthly horizon will never appear in the sky, for all be sunshine and gladness, with never a song nor I'm bound for that beautiful city. My Lord is prepared for his own, where all the redeemed of all ages sing glory around the white throne. Sometimes a row of sing for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. We'll never pay rent for our mansion. The taxes will never come due. Our garments will never grow threadbare, but always be famous and new. We'll never be hungry nor thirsty, nor languish in poverty there. For all the rich bounties of heaven, his sanctified children will share. I'm bound for that beautiful city. My Lord is prepared for his own, where all the redeemed of all ages sing glory around the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be when my Savior I see in that beautiful city of gold. They'll never be grave on the doorknob, no funeral train in the sky, no graves on the hillsides of glory, for there we shall never more die. The old will be young there forever, transformed in a moment of time. Immortal will stand in his likeness, the stars and the sun to outshine. I'm bound for that beautiful city. My Lord is prepared for his own, where all the redeemed of all ages sing glory around the white throne. Sometimes I grow homesick for heaven, and the glories I there shall behold. What a joy that will be Savior I see in that beautiful city. It may not be on the mountain height or over the stormy sea. It may not be at the battle's front. My Lord will have need of me. But
that if by a still small voice he calls to pass that I do not know, I'll answer, dear Lord, with my hand in thine. I'll go where you want me to go. I'll go where you want me to go, dear Lord, over mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. Perhaps today there are loving words which Jesus would have me speak. There may someone whom I should see. O Savior, if thou wilt be my guide, though dark and rugged the way, my voice shall echo the message sweet. I'll say what you want me to say. I'll go where you want me to go, dear Lord, over mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. There's surely somewhere a lowly place in earth's harvest field so wide, where I may labor through life's short day for Jesus the crucified. So trusting my all to thy tender care, and knowing thou lovest me, I'll do thy will with a heart sincere. I'll be what you want me to be. I'll go where you want me to go, dear Lord, over mountain or plain or sea. I'll say what you want me to say, dear Lord. I'll be what you want me to be. Christian Bible Baptist Church Studio is coming to you live with your daily devotional partner, bringing you the Word of God from Monday to Saturday, new every morning, hosted by Michael Buckewood. Amen, amen. Magandang umaga po muli sa inyo pong lahat at tayo po ay magpapatuloy po sa atin pong programa New Every Morning, your daily devotional partner and bringing you the Word of God from Monday to Saturday. Salamat po sa Panginoon sa inyo pong patuloy na pagsubaybay sa atin pong programa at ngayon po ay meron po tayong panibagong panibago pong Hebrew alphabet, okay, letter na atin pong pag-aaralan ngayon pong umaga pong ito. At salamat sa Panginoon na maganda yung sikat ng araw ngayon pong umaga at tayo po ay pinagpala ng Panginoon. I hope na kayo po ay nakapagpahinga ng maayos sa buong magdamag
at kayo po ay pinagpala ngayong umaga sapagkat meron po tayong kalakasan, kalusugan ng atin pong pangangatawan. It's always a blessing na tayo po ay gigising. Ano po? Kaya mas mainam na na tayo ay walang tulog kesa walang gising. Okay, so salamat sa Panginoon sa patuloy na pagbibigay sa atin ng pagkakataon na tayo po ay makapagbahagi ng salita ng Diyos. I hope na hindi po kayo nagsasawa sa aking pagmumukha at patuloy kayong nakikinig. Alam ko naman yung iba naman ay nakikinig lang kasi sawan-sawa na kayo sa mukha ko at nagagalit kayo. Pero ganun pa man ay huwag nyo nang pansinin. Ganyan na talaga yan. Pero pakinggan nyo na lang yun pong salita ng Diyos. Okay, tayo po ay mananalangin and then pagkatapos po natin manalangin, tayo po ay dadako sa atin pong Bible reading. Dito na po tayo sa Psalms 119, simula po sa verse number 89. Yan po yung atin pong Bible reading ngayon pong umaga pong ito. Okay, but before that, tayo po muna ay magbukas sa panalangin. Let's pray. Dakila namin Diyos, kami po ay lubos na nagpupurit, nagpapasalamat po sa inyo. Salamat po sa pagkakataon na binigay niyo po sa amin na kami po ay makapag-aral ng inyo pong mga salita. Hinihiling ko po ang patuloy niyo pong pagbibigay ng kalusugan, ng kalakasan, ng pangunawa sa bawat isa po sa amin. Hinihiling ko rin po sa inyo ang inyong mga salita na inyo pong pagpalain sa aming puso upang ito nawa, Panginoon, ay maging guide namin sa amin pong pang-araw-araw na pamumuhay bilang Kristiyano. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Ito po ang aking samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay, so tayo po ay magbabasa ngayon ng Biblia. So if you have your Bible with you, please open it in Psalms 119 in verse number 89. Ayan, okay. And then we will go on with our telenovela. Ano, yung love story ni Juan at saka ni Maria. Verse number 89. The Bible says, "Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. Thy faithfulness is unto all generations. Thou hast established the earth, and it abideth. They continue this day according to thine ordinances, for all are thy servants. Unless thy law had been my delights, I should then have perished in mine affliction. I will never forget thy precepts, for with them thou hast quickened me. I am thine, save me, for I have sought thy precepts. The wicked have waited for me to destroy me, but I will consider thy testimonies. I have seen an end of all perfection, but thy commandment is exceeding broad." Okay, so tignan po natin ito pong verse number 90, which is ito po yung text po natin ngayon pong umaga, na nagsasabi po na thy faithfulness is unto all generations, which means simula pa noong nilikha ang tao, yung generation ni Adam and Eve, hanggang sa generation po natin ngayon, ang pangako at ang faithfulness, I mean ang katapatan ng Diyos ay hindi po nagbabago. He is always the same yesterday, today, and forever. His love is always the same yesterday, today, and forever. I mean, yung kanyang person, yung kanya pong power, yung kanyang strength, yung kanya pong love, lahat-lahat sa kanya pong attributes and nature, lahat po yan ay hindi po magbabago. Okay? Kung ano man ang kasalanan during the Old Testament times, hanggang sa ngayon ay considered pa rin po yan na kasalanan. Kung ano man ang kasalanan during the New Testament biblical times, first century, hanggang sa panahon po natin ngayon ay kasalanan pa rin po. So hindi po nagbabago yung standard ng Panginoon. Makikita po natin dito, "Thy faithfulness is unto all generations." Yung katapatan ng Diyos sa buhay po natin, sa buhay ng mga patriarchs, sa buhay ng mga Old Testament saints, sa buhay ng mga New Testament saints, and even doon sa church saints, hanggang doon sa tribulation saints at yung mga kingdom saints na yan, basta't doon sa saints na ayon sa salita ng Diyos, ang katapatan ay ng Diyos ay hindi magbabago. Okay? So, tuloy po natin yung pong atin pong Jewish wedding tradition during the biblical times.
So, ang nangyari na po is that Juan at saka si Maria ay nagkasundo na po silang dalawa, and then they shared a cup together as a symbol of their engagement. And then, nag-pronounce na ng blessings yung magkabilang panig, yung sa partidos ng lalaki, sa partidos ng babae. At the same time, the seven blessings which was pronounced by the rabbi or the judge. Okay na lahat. And then, ang kasunod po niyan ay, of course, magbibigay na ngayon si Juan ng ano po, matan, or yung matan is a gift as a symbol na bukod po ito sa bridal price, wala, hiwalay po ito doon sa dowry. Of course, yung pangyayari po na yan sa betrothal period, mabilisan lamang po yan. Nag-overlapping yung pangyayari na yan. But sinasabi ko lamang po sa inyo yung pong mangyayari during the betrothal period. Tandaan nyo po na lahat po yan ay puro ceremonial. Okay? So, ibig sabihin, meron po yung sinisimbolize. Bagamat yun po ang kanilang tradisyon, ang kagandahan po sa mga Israelita, yung buhay po nila ay punong-puno po ng miracles. Ganyan po sila, yan po ang upbringing ng mga Israelites. Punong-puno sila ng miracles. I mean, talagang face-to-face, nakita nila talaga yung miracles. And then, yung kanilang tradition and even their laws ay ayon po sa gustong mangyari ng Panginoon. Lahat po yan ay symbolic. Okay, may kinalaman po yan sa future events na mangyayari. Okay, so, eto na ngayon, lahat na, nagkasundo na po sila, okay na po, lahat ng rituals or lahat ng tradisyon na ginawa doon sa tahanan ng babae, okay na po lahat. And here comes, eto na po yung pagkakataon na sila po ay maghihiwalay na. I mean, betrothed na sila in the sight of the clan, the families. Okay, family ng groom, family ng babae. Set apart na po sila, which means sanctified na po sila with each other. Hindi na po sila pwedeng kumuha pa ng ibang babae or kukuha ng ibang lalaki para sa kanila. Hindi na po. They were already sanctified. They were already betrothed. But ito po ay ang announcement po na ito is within the family circles pa lamang po, within the clan. Clan ng lalaki at clan ng babae. Hindi pa po in public. Okay? So eto na ngayon, magbibigay na ng gifts itong si Juan. So magbigay na ng gifts si Juan bilang tanda ng kanya pong pagmamahal kay Maria at pangako na siya ay muling babalik. And by the way, itong gift na ito, itong klase ng gift na ito na ibibigay po ni Juan kay Maria is a special gift. Maybe an ornaments, a jewels. It is a special gift. Madalas, yung ibinibigay pong jewel ng lalaki doon sa babae ay nanggaling din po sa nanay nung lalaki. For example, a ring, a gold ring or a golden ring. Yan, ganyan po. Galing po sa nanay ng lalaki at yun po yung ibibigay ng lalaki doon sa kanyang mapapangasawa. Or sometimes, any ornaments or any accessories, kwintas man yan, hikaw man yan, o ano pa mang mga mamahaling mga alahas na nanggaling, madalas po yan, nanggaling po yan doon sa nanay ng lalaki at ibibigay po ng lalaki doon sa kanyang asawa o sa kanyang mapapangasawa. Okay? So bilang tanda po yan na siya po ay muling babalik at siya po ay totoo sa kanya pong pangako. And then eto na, umalis na ngayon si Juan. Okay? Ang tanging daladala na lamang at naiwan doon sa babae, doon kay Maria, is yung pangako ni Juan sealed with the ketubah at katibayan naman sa magulang is the mohar or the dowry. At bukod doon, ang katibayan naman kay Maria is yung kanilang covenant meal na nag-share sila ng sa iisang cup. At the same time, yung gift.
yung gift na ibinigay ngayon ni Juan ay pagkakakilanlan yan na bukod sa ito ay pangako na siya ay muling babalik, pagkakakilanlan yan sa pamilya ni Juan na kapag si Juan ay nag-send ng servant, yung gift na yon ay dapat magmamatch doon sa ibibigay na pasalubong ng servant. Okay, so ganito po, sa mga mayayaman, sa mga meron pong may kaya during that time, kapag umalis po yung lalaki, usually, ang tatay po ay pumipili ng kanilang best servant. Okay, a best servant na siyang ipapadala doon sa babae as a comforter. Para makikilala ngayon ng babae na siya talaga ay galing doon sa pamilya ni Juan, meron siyang daladalang gift na magmamatch doon sa gift na iniwan niya kay Juan. Oh, iniwan niya kay Maria, I'm sorry. Iniwan ni Juan doon kay Maria. Yung servant na pupunta doon kay Maria para malaman ni Maria na siya talaga ay servant na galing kay Juan, may dala-dala siyang pasalubong na kung saan yung pasalubong na yon ay yun yung magpapatunay na siya talaga ay galing doon kay Juan at magmamatch yun doon sa gift na ibinigay ni Juan. Yan, usually dito, di ba, nauso dito sa atin na yung heart na broken, yung ganyan-ganyan, tapos yung sa kabila, doon sa kanyang girlfriend, yung sa kabila, doon sa kanyang boyfriend, para pag nakita sila, magmamatch yung heart, ganun. So usually, ganun yung idea. Okay? Ganyan po yung idea. Dapat magmamatch yung pong daladalang gift ng servant doon po sa gift na iniwan po ni Juan para po makilala ni Maria na ito talaga ay galing sa aking mapapangasawa, sa aking iniirog na si Juan, sapagkat ito ay yung gift na iniwan niya sa akin ay nagmatch doon sa gift na daladala noong servant. Okay, so ganun po yan. So sa mga mayayaman po yan, sa mga may kaya na pamilya, ginagawa po yan. So eto po ngayon. Eto na ngayon, umalis na po si Juan at naiwan po kay Maria yung gift. Kaya nga, by the way, bago ko makalimutan, naalala nyo po yung the parable of the lost coins, yung 10 coins. Na ano nyo po yan, yung isang babae, meron siyang coins, nawala yung isa. Anong ginawa niya? Ang ginawa niya ay nagwali siya sa loob ng kanyang bahay. Grabe yung paglilinis niya para lang makita niya yung isang coin na nawawala. At nung nakita niya yung coin na nawawala, nagsaya siya, nagpiesta siya, tinawag niya yung mga kapitbahay niya at talagang nagsaya. Kung iisipin mo, sa kultura natin Pilipino, bihira, isang coin lang, tinawag pa yung kapitbahay para makipag-celebrate. Diba? Pero ang hindi po natin naiintindihan, yun po ay wedding, part ng wedding tradition. It is a gift. Matan po yun. Which means pag hindi po yun nag-match doon po sa servant na ipapadala ng lalaki, yung maliligaw yung servant. Nawawalan nyo? Kawawa yung babae. Remember that the women are the weaker vessel. Sila yung nangangailangan ng comforter kasi sila yung nag-aantay. Sila yung nag-aantay. Eh ngayon, kapag yung kanyang coins, yung kanyang gift ay hindi nag-match doon sa ipinadalang gift noong groom doon sa servant, hindi sila nagmatch. Yung servant, hindi siya pupunta doon sa bahay na yon kasi yung servant hindi rin naman niya kilala yung bride. First time din niyang makikita yung bride. So ang tanging pagkakilala nila is the gift. So hindi ngayon siya pupunta doon sa bahay na yon. Pahanap siya ngayon ng ibang bahay na kung saan magmamatch yung gift na yon. You see, kaya nga, grabing tuwa noong babae nung nakita niya yung isang coin lamang na nawawala. So that's the point, okay? Yun po yung pinaka tradition. So, eto na ngayon. Naghiwalay na po sila. Usually, it was for a span of a year. Ang lalaki o si Juan ay uuwi sa kanilang tahanan para ipaghanda ng matutuluyan ang kanyang wife-to-be. Okay, kanya mapapangasawa. Matututo siya mula sa trade ng kanyang tatay. Ganun din naman itong si Maria.
si Maria ay matututo rin naman na sa kanyang panibagong buhay. Yan, so tuturuan na siya ng bagong magiging ano niya, magiging klase ng buhay niya doon sa kumbaga yung buhay niya bilang may asawa. But ang tanging-tanging magko-comfort kay Maria is yung pangako ni Juan na siya ay muling babalik, tanda noong gift na kanyang ibinigay at yung servant na pupunta kay Maria. Kaya nga po yung lamed, which is the 12 letters ng Hebrew alphabet, lamed, yan po ay meron pong symbol na staff. Yung staff, yung, di ba, alam nyo naman yung ano, yung isang shepherd, laging dalawang stick ang hawak niyan. Yung isa, staff, yung may ganun, may kalawit. Staff yan. Yung isa naman ay rod. Yung rod is for correction. Kapag meron tupa na makukulit, yun ang panghampas niya. Yung staff is for comfort. Okay? Yun ang pag-comfort at pag-ano sa kanya. Pag halimbawa may tupa na nahulog, yun ang kanyang pangkalawit. Nahulog sa bangin, yun ang kanyang pangkalawit para makuha niya yung tupa. So kaya ang ibig sabihin dyan ng lamed or ng staff is towards. Ibig sabihin patungo. Sapagkat yun ang kanyang pangkuha noong mga nawawalang tupa kapag nakita niya nasa bangin. So towards doon sa ship, towards doon sa lamb. Okay? The staff is always doon sa direction ng kanyang tupa. Okay? So yun po yung ibig sabihin. Kaya ito ay for comfort na rin sapagkat patungo doon sa kanya pong tupa. Now dito, ang comfort ni Mary o ni Maria is yung pangako ng kanyang groom na siya ay muling babalik. The promise ng kanyang groom towards her na hindi niya iiwanan o hindi niya hahayaan na hindi matuloy yung kasal, kundi babalikan niya si Maria. Now, remember na si Juan po ang nangako. Okay? At tandaan nyo rin po na dito po sa binasa po natin, dito po sa verse number 90, what the Bible says is that the faithfulness of God is unto all generation. Yung katapatan ng Diyos is unto all generations. Which means, sabi ko nga po sa inyo kanina, ang katapatan ng Diyos ay simula pa nung generation ni Adan hanggang sa generation natin ngayon, hindi po yan nagbabago. God is always true sa kanya pong promises sa atin. God is always true sa lahat ng kanya pong mga sinasabi sa atin. Kung ano po yung sinabi ng salita ng Diyos, yun po yung mangyayari, sapagkat remember that the word of God is always absolute. Okay? Hindi po ito klase ng libro or klase ng mga secular books na kinakailangang i-update. No, hindi po ito kinakailangang i-update. This is perfect. This is already settled. Diba? Naalala nyo sa unang verse 89? Yung verse 89? Ano sabi ng Bible? Forever, O Lord, Thy word is settled in heaven. It is already settled in heaven bago pa ito bumaba dito sa atin. At ang sabi ng Biblia, it was not settled for a day, for a week, for a year, for a decade, for a century. No, it was settled forever. So sabi ng Biblia, ang salita ng Diyos, ito ay fixed na. Ito ay stand firm na doon sa langit. At ito ay standing firm na sa langit, hindi lang for a day, for a month, but forever. At tandaan po natin na itong salita na ito ay naglalaman po ng mga pangako ng Diyos. At dito po natin lubusang makikilala ang Diyos sapagkat ito po is a written revelation of God ng kanyang sarili para po sa atin. So kita nyo po yung sinabi po ng Biblia po dito, ang pangako, ang katapatan ng Diyos ay kumbaga magpakailan-kailan pa man kasi all throughout the generations hanggang ngayon. Alam nyo mga kapatid, dumating man sa iyo ang pagsubok sa buhay, lagi mong tatandaan ang Diyos ay laging tapat sa buhay mo. I remember the song na inaawit po dito. It's all about account ng song ay patungkol kay Lazarus. Naalala nyo po, di ba, si Lazarus, na si Lazarus po ay nagkasakit at namatay. At
yung kanyang dalawang kapatid, si Mary at saka si Martha, ay umiiyak. Pumunta ngayon ang Panginoon doon po sa lugar. Hindi po siya pumasok sa bahay nila Mary at Martha. Doon lamang po siya sa kalsada. Napansin niyo po yun? Hindi po siya pumunta doon sa bahay po ni Mary and Martha. Nasa kalsada lamang po siya. Okay? Ang ginawa po ng ginawa po ni Mary po 'yon, ay nag-rush po siya papunta po doon, lumabas na ng bahay, umiiyak, papunta po siya doon sa kinaroroonan sa lugar kung nasaan po ang Panginoon Jesucristo. At alam niyo po yung sabi po ni Mary doon, hindi ko lang eksaktong masiguro kung si Mary or si Martha yung nagsabi. Ang sabi niya, "Lord, kung nandito ka lamang, hindi sana namatay yung aking kapatid." Diba? So it seems na, remember, Lazarus was one of the best friend ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga ano, nalungkot din siya nung humanly speaking, siya rin po ay nalungkot nung si Lazarus ay namatay. But of course, yung kanyang pagluha, yung kanyang pagtangis, sabi ng Bible, Jesus wept, nung yung kanyang pag-iyak ay hindi po para kay Lazarus, kundi para po doon sa mga tao na nakapaligid sa kanila na hindi nananampalataya, hindi naniniwala. Hindi naniniwala sa kanya. So doon lamang, hindi siya tumuloy doon sa bahay, nandoon lang siya sa kalsada. At alam mo ayon doon sa awitin, anong sabi ng Biblia? Ayon sa awitin, kahit na ang Panginoon, he is 4 days late, he's still on time. Sa tingin natin, it's late, but God is always on time. Bakit? He is the God of time. He created time. Remember back in Genesis chapter 1, he created the sun, the moon, and the stars. At ang sabi ng Biblia, it is 4 seasons. Which means, yung time, ang Diyos ang nakakaalam ng time. Maaring sa atin, late na. Sapagkat maaring dumating ka na sa punto na pambiran, tagal-tagal mo nang ipinagpipray, pero parang hindi pa rin sinasagot ng Diyos. May kasabihan tayo, aanhin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Pero hindi po yan totoo sa Panginoon. Sapagkat wala pong late sa Panginoon. He is always on time. Because He is the Father of time. He is the God of time. He created time. Kaya nga nung maaring mawalan tayo ng pag-asa, sapagkat sa tingin natin, by our own human capacity, ay talagang wala na tayong kaparaanan na magagawa, pero may magagawa pa rin ng Diyos. Remember, God can make a way when it seems to have no way. You see? So kaya ang Diyos ay laging tapat sa kanyang pangako. Ang kagandahan po dito, kita nyo naman yung ating program, New Every Morning. Kung mababasa nyo po yan sa Lamentations chapter 3, verse number 23, ang sinasabi po dyan, great is thy faithfulness. Great, which means huge, big, yung katapatan ng Diyos sa atin pong buhay. Kaya kung halimbawang dumating ka sa pagsubok ng buhay mo, huwag mong kalilimutan na matapat pa rin ang Diyos. Yeah, maaaring, sabi ko nga po sa inyo bilang tao, of course, nadi-discourage tayo. Lalo-lalo na, ako po honestly, napunta dito sa church, hindi ako sanay, kasi sanay ako na may hawak akong pera hindi ako sanay wala akong pera. Pero alam niyo mga kapatid, ang isang Kristiyano nung time na yon, wala akong natatandaan, kahit na wala akong pera, wala akong natatandaan na ako ay ginutom ng Panginoon. Wala akong natatandaan na ako ay na short ng isusuot. Wala akong natatandaan na nang problema ako sa kasi wala akong ganito, biyaya po ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. Ano po? It's because nandoon po yung pangako ng Panginoon at ang Panginoon ay lagi pong tapat. Kailanman hindi po magmamaliw ang kanya pong pangako po sa atin. Remember, all generations. Pag sinabing all generations, it means all. When the Bible says all, then it's all. Yun na po yun. Yun na po yung
kumbaga, yun na yung ano, yun na yung ibig sabihin po noon. Sabi ng Biblia, all eh, edi all. Is there any exemption? Wala, all nga eh. You see? So kaya tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sapagkat ang Panginoon po ay laging tapat sa ating buhay. Tingnan nyo po ha. Siguro naman narinig nyo yung testimony ni Ma'am Linda. Diba kahapon? Nagkasakit siya. Nag-positive siya ng COVID. Maaring, yeah, naramdaman niya yung mga symptoms. Sinabihan pa siya ng doktor na dapat nasa ICU siya pero kinaya ng katawan niya. Nawala siya sa ICU. What do you think? Dahil ba yon sa kalakasan ng kanyang physical na katawan? Well, maaari sa tingin natin ha, bilang tao, pero kung titignan ko yung testimony niya bilang Kristiyano, to God be the glory. Yun ay dahil sa kapangyarihan ng Diyos, sapagkat ang Diyos ay matapat sa kanyang buhay. Yeah, maaari ngayon, pandemic, wala kang trabaho. Sanay kang may trabaho, sanay kang may kinikita. Pero wala kang trabaho ngayon. Do you understand? Ilang buwan na itong pandemic? 8 months, 9 months, almost a year na itong pandemic. Pero naiintindihan mo ba na almost a year wala kang trabaho pero buhay ka pa? Kumakain ka pa naman? Naunawaan niyo po yan. When the Bible says, I will never leave you nor forsake you, then God will never leave you nor forsake you. When the Bible says, He will provide all your needs according to His riches and glory by Christ Jesus, then He will provide. When the Bible says, I am the God that healeth thee, then He is your healer. Ang problema po natin tao is yung pananampalataya natin sa pangako ng Diyos. In fact, walang problema ang Diyos kapag ang Diyos ay nangako. Pag sinabi ng Panginoon, okay, pagpapalain kita, basta't ganyan lang, ganito ang gagawin, pagpapalain kita, walang problema sa Diyos. Gagawin niya po yun. Ang problema sa atin, totoo kaya, magpapalain kaya ako ng Panginoon? Totoo kaya, hindi kaya ako mababayaan ng Panginoon? Totoo kaya, ipoprovide kaya ito ng Panginoon? Totoo kaya, gagaling kaya ako? Totoo kaya, di ba? Ang doubt ay nasa atin, wala sa Diyos. So, ang problema ay nasa atin, wala sa Diyos. Sinabi na nga ng Biblia, mismong ang Biblia na ang nagsasabi, His faithfulness, thy faithfulness as is unto all generation, then ano pang gagawin po natin kundi manampalataya na lang? Alam niyo po, ang pananampalataya po natin ay nakabase po sa pagkakilala natin sa Diyos. Kapag ang pagkakilala mo sa Diyos is just a small God, a lesser God, talaga magda-doubt ka. But, kung buong puso mo ang pagkakilala mo sa Diyos, He is an omniscient, omnipresent, omnipotent, almighty God, who is ever existing and continuously revealing Himself, na ang sabi sa Bible ay Yahweh or Jehovah, yan ang ibig sabihin ng Jehovah, ay talagang magtitiwala ka sa Diyos. Sapagkat napakaraming bagay sa mundong ito na hindi natin kaya, pero kaya ng Diyos. All things are possible to God. And also, all things are possible to them that believe. Naunawaan niyo po yan, sinabi ng Bible? There are many things that is impossible, that are impossible to us, but it's always possible to God. Pero kapag ikaw ay nananampalataya at kilala mo yung iyong pinananampalatayanan at alam mo yung pinananampalatayanan mo na hindi ka pababayaan, anong sabi ng Biblia? All things are possible to them that believe. Bakit? Yung pinananampalatayanan mo, walang imposible. So all things are possible. If all things are possible to Him and then nananampalataya ka sa Kanya, then if you believe, all things are possible to them that believe. Mga kapatid, thy faithfulness, sabi ng Biblia, faithfulness ng Diyos unto all generations. Tignan nyo yung kasunod na premise. Maganda yung kasunod na premise. Mabigat po itong statement na to. Ano sabi ng Bible? Thou hast established the earth. Itong shelter natin, itong tinitirahan natin, yung earth. In-establish ng Panginoon. In the beginning, God created the heaven and the earth. Ano sabi ng Biblia? And it abided. Of course, darating yung araw, magugunaw ito, papalitan ito ng Panginoon.
But as far as the generation of David is concerned, sa panahon na ito, ang sabi ni David, it abideth. Paano na sabi ni David na it abideth? Sapagkat dumaan, ang earth ay dumaan ng katakot-takot na curse. Remember nung si yung first man, si Adam, ay nagkasala. Hindi lamang si Adam ang kinurse ng Panginoon, hindi lamang si Eve, hindi lamang yung serpent. Pero kinurse din ng Panginoon yung ground. 'Di ba ano sabi ng Biblia? Curse is the ground for thy sake. Imbis na halaman na namumunga at pakikinabangan ang tutubo diyan yung mga may tinik, thorns and thistles, sabi ng Biblia. And in the sweat of thy face thou shalt eat bread. So sinumpa rin ng Panginoon yung earth, yung ground, dahil sa kasalanan ng tao, nadama yung nature. Dahil sa kasalanan ng tao. And then, inabot yung earth ng pagbaha during the time of Noah. Nabago yung structure ng earth because of the flood, universal flood. But ang sabi ni David, it abided. Bakit? Ang nag-establish nito ay ang Diyos. It abided. Sa makatawid mga kapatid, alam niyo po ba na itong verse number 90? Isa ito sa limang verse ng Psalms 119 na hindi po binanggit yung isa man sa mga Psalteric titles ng Bible. Napansin nyo ba? Wala dyan yung word na precepts, wala dyan yung word na yung word of God, testimonies of God, judgments of God, fear of the Lord, wala dito. Isa ito sa lima, actually limang verse lang yan sa Psalms 119 na hindi po binanggit yung any Psalteric titles ng Bible. Isa po itong Psalms 119. Psalms 119 verse 90. Sabi ng Biblia, thy faithfulness is unto all generations, thou hast established the earth and it abideth. Bagamat hindi sinabi dito yung isa sa mga Psalteric titles ng Bible, pero binanggit po dito yung faithfulness ng Panginoon. Yung katapatan ng Panginoon, which is, yun ay masusumpungan natin sa salita ng Diyos. Matututunan natin mula sa salita ng Diyos. Alam natin na ang Diyos ay matapat sapagkat sinasabi yan ang salita ng Diyos. Now, hindi ko alam yung kwento mo. Hindi kita kilala personally. Hindi ko rin alam kung ano yung mga pangyayari sa buhay mo. Pero I know, I believe, may isang pangyayari sa buhay mo na masasabi mo, to God be the glory. Masasabi mo na tapat talaga ang Diyos. I can name names ng mga Bible characters dito na makikita natin yung katapatan ng Diyos sa kanilang buhay at yung mga prophets, mga apostles, makikita natin yung katapatan ng Diyos sa kanilang buhay. I myself, a living testimony na matapat ang Diyos sa aking buhay. Meron akong kwento patungkol sa katapatan ng Diyos sa aking buhay at alam ko meron ka rin. Ikaw lang ang nakakaalam yan. Ikaw at ang Panginoon lang ang nakakaalam. Alam ko na meron ding pangyayari sa buhay mo or kwento sa buhay mo na ikaw, bilang isang tao, dumating ka na sa punto na parang wala ka ng pag-asa. Parang ang ayaw mo lang maniwala doon sa memory verse mo eh. Minsan nga parang ayaw mo lang tanggapin yung life verse mo. Sapagkat parang wala nang kwenta yung pagre-recite mo ng life verse. Diba katulad ng sinasabi ng isang awitin? Yung mga life verse po natin ay parang hindi na applicable. But do you understand during the time na gusto mo lang mag-give up, miracle comes along? Diba? Yung panahon na parang, wala na, ganito na talaga tayo, wala na tayong magagawa. Ito na tayo eh. Pinabayaan na tayo eh. Pero yung araw din na yun na sinabi mo at gusto mo lang bumitaw sa Panginoon, yun din naman yung araw na sinagot ng Panginoon, yung matagal mo lang ipinapanalangin. God is faithful. I mean, kung i-detalye natin dito yung faithfulness ng Panginoon, hindi po tayo matatapos. Kulang po yung oras. Ngayon nga, pambira, 8:06 na. Kulang po yung oras. Kung i-detalye natin dito lahat-lahat. Alam ko ikaw rin. Maaari ilang taong ka na ngayon, 15 years old, 20 years old, 25, 30, ako 20 years old na. No, maaring anong edad mo na ngayon na sa taon na inilagi mo sa mundong ito, do you understand?
i-times mo yan sa 365 days, actually 365 and one fourth days, kung anong age mo na ngayon, i-times mo yan sa 365 and one fourth days, at makikita mo na kung magkakaroon, kung meron lamang isang miracle ang Diyos sa buhay mo, isang miracle sa isang araw, ganyan na rin karami. Sa isang taon lang, meron ng 365 miracles. Anong tinutukoy kong miracles? Yung pagising mo lang sa umaga. Yun lang. Napakasimple. Pagising mo lang sa umaga, tanda na yan ng katapatan ng Diyos sa buhay mo. Nung nagising ka lang ngayong umagang ito. Which means, kung ilang taon ka lang ngayon, multiplied by 365 days, ganun na karami yung miracle ng Diyos sa buhay mo. At ganun na rin yung pruweba na ang Diyos ay matapat sa buhay mo. You see? So, hindi pa kasali dyan yung mga ilang mga nangyayari sa atin sa buong maghapon. Pagising pa lang yan. Kaya maraming maraming salamat sa Panginoon. Totoo yung sinabi ng Biblia na sabi ng Bible, "Thy faithfulness is unto all generations." Kasama po tayo sa generations na yon. Hanggang sa atin po yun at sa mga darating pang henerasyon. Ang Diyos ay lagi pong tapat. At kailanman, hindi po babawiin ng Diyos yung kanyang katapatan. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Okay, I hope na pinagpala po kayo ngayong umaga pong ito sa atin pong pag-aaral about the faithfulness ng Panginoon. Okay, so dako po tayo ngayon sa atin pong did you know portion, which is actually a testimony ng atin pong mga kapatid ano po sa pananampalataya. Tignan po natin yung testimony po ng isa sa ito po, lagi po natin itong kasama sa dito po sa atin pong ano, sa atin pong programa. Napakatapat po nitong kapatid na to sa lahat ng programa po ng atin pong church. Ay talagang makikita nyo po siya, lagi po siyang active virtually, at talagang nakakatuwa po itong kapatid po na ito. Okay, pakinggan po natin ang testimony po ni Ma'am Sandra Fernandez. Isang mapagpala po ang umaga sa inyong lahat. It's a great privilege po to testify in front of you. My name is Sandra Fernandez. Member po ako ng CSI Port Bonifacio, Taguig. Una po sa lahat, pasalamat po sa Panginoon sa kalakasan po physically, emotionally, and spiritually na pinagkaloob niya po sa akin. Ako po ay naligtas noong taong 1997. Nadala po ako ng aking tatay sa Christian Bible Baptist Church sa Civis Navy po, Port Bonifacio. Salamat po sa ginamit ng Panginoon na si Pastor Hel Lorena na nagbahagi po ng salita ng Diyos sa aking tatay, at siya po ay naligtas at nabautismuhan po ng taong 1997, at nakasama po kami sa church ng CSI po. Salamat din po sa Panginoon at ako ay nagagamit po sa gawain sa pamamagitan po ng soul winning everyday, at ang goal ko po ay magpatuloy lang po sa Panginoon. Salamat din po sa Panginoon na ngayon po ay nasa second year college na po ako sa Philippine School of Scripture, at nag-aaral po ng salita ng Diyos, at inaanyayahan ko rin po kayong lahat na hindi pa po nakapag-aral po na mag-enroll po kayo next year sa Philippine School of Scripture po, at sama-sama po tayong mag-aral ng salita ng Diyos para maging more productive po tayo at makapagbahagi po tayo ng salita po ng Diyos. Nagpapasalamat din po ako sa inyo every morning sa programa po ni Sir Michael Bagyon, na marami po talagang natutulungan sa pamamagitan po ng pag-share po ng mga link. Ay nabibless din po yung mga nakakapakinig po. At sa araw-araw po na pakikinig po, ito na po yung naging buhay ko. Nagsimula po ito noong May 19, 2020, araw po ng Tuesday, nang una ko pong napakinggan po ang devotion po ng New Every Morning po kay Sir Michael Bagyon. At hanggang po ngayon ay nagpapatuloy po akong nakakapakinig po sa
ika-157 episodes na po at malaking tulong po ang devotion na ito sa pang-araw-araw po. At share ko lang po, hindi naman po ako perfectong tao, pero sa pamamagitan po ng Word of God ay nababago po ang lahat po ng masamang gawain. Before po akala ko masayarang po ang world, pero temporary lang po pala ito. Marami po akong naranasan na pagpapalo po ng Diyos. At sa ngayon, nagsasalita po ako sa harapan ninyo na masasabi ko po ay patuloy lang po tayong sumunod po sa kautusan po ng Panginoon sa pamamagitan po ng pagbabasa po ng Bible at pakikinig po ng preaching ni Pastor Hilorena. Marami po tayong matututunan dahil yan po ang pagkain ng ating banal na espiritu po. At patuloy po tayo magpasako po sa salita ng Diyos. There is life after death. There is joy po in serving Jesus. Yan. Pag sinabi pong joyful, yun po yung permanent feeling po ng paglilingkod po natin sa Panginoon. At maraming salamat din po on you every morning kasi ako po ay na-surprise na nabigyan po ako ng load. Sa hindi ko po yun inaasahan sa pamamagitan lang po ng nag-share lang po ako at maaga po akong naka-tune in po. Binabantayan ko po talaga ang devotion po sa new every morning. Maraming salamat po. All glory and praise belongs to God. Thank you po. Okay. Maraming salamat, Ma'am Sandra. At nakakatuwa naman. Alam niyo po, ito si Ma'am Sandra ay nabibless po ako sa buhay po nito sapagkat talagang always present po ito eh. Sa lahat po ng program dito po sa church. Even sa mga program sa young people, active po ito si Ma'am Sandra virtually. Ano po, kaya talagang nakakatuwa po itong kapatid po natin ito na talagang nag-i-spend, of course, siyempre, naglo-load po yan, gumagastos po yan, may pamilya po yan. Pero talagang ginamit po niya itong technology na ito, yung gadget niya para lamang sa para hindi maputol yung kanyang connection sa gawain ng Panginoon. Talaga napakabuti po ng Panginoon sa buhay po ni Ma'am Sandra. At katulad ng testimony niya, yeah, lahat naman po tayo. Meron tayong mga pagkakamali in the past. Some of them ay hindi natin alam, hindi natin sinasadya. It's because wala pa tayong kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. And most of them ay yung panahon na sinadya na talaga natin. Diba? Sinadya na natin, bagamat may alam na tayo, pero sinadya natin na hindi sumunod. Oh, malaking pananagutan po natin yan. Lahat po tayo, dadaan po tayo dyan sa pagpapalo ng Panginoon. But it is a good thing na bilang isang Kristiyano, tandaan niyo po yan, it is a good thing na bilang isang Kristiyano, wala na po sa ating bokabularyo yung salitang punishment, but only chastisement. Punishment, ulitin ko po ulit, yung punishment ay for condemnation. Okay? Yung chastisement is for correction. Ang basis ng punishment ay wrath, galit, puot. Ang basis ng correction ay love. Diba? Yung anak, pag pinapalo, it's because of love. Pag pinaparusahan, delikado yun, galit yun. Okay? So kaya salamat sa Panginoon sa buhay po ni Ma'am Sandra. At tayo ngayon ay dadako po sa atin pong mga pagbate, sa atin pong mga kapatiran na nakikinig po sa ngayon. Okay? Magandang umaga po kay Ma'am Lucy Bilo. Magandang umaga, ma'am. At I hope na sa maayos po kayong kalagayan at ang inyong pamilya. Alam ko, binaha po ang kasama ang Pasig na binaha kasi area ko po yung bandang Rizal Province, ang Marikina, yung area ko sa Marikina, binaha po sila. Katulad ng binanggit ko, sa Marikina, sa Angono, Binangonan, at saka dito sa may Montalban, binaha po sila. Sa Antipolo, tsaka sa Cogio, ay malakas ang hangin, tsaka yung mga landslide, yan ang delikado doon. Ang alam ko, ang part din ng Pasig ay binaha. So, kaya patuloy lamang po nating ipanalangin yung mga kapatiran po natin na inabot po ng kumbaga nasalanta ng bagyong Ulysses. Okay? Anyway, so maraming salamat naman na
patuloy po silang nakaka-recover. At yun po yung balita ko dun sa Montalban, patuloy po silang bumabangon. Amen. Okay, magandang umaga po. Yun nga, kay Ma'am Lucy Vilo, ganun din naman kay Sir Edward Rabino. Magandang umaga, sir. Sa Pedrosa family, kay Ninang Cecil Ampig, of course, magandang umaga. At maging kay Cyril, good morning sa'yo. Sa mga kapatiran po natin, mga full-time staff, dyan po sa ASCOM, kaya magandang umaga po sa inyo pong lahat. Ganun din sa Quiñones family, kay attorney, kay Ma'am Tina, kay Ma'am Belia, kay Ma'am Linda, magandang umaga po sa inyo. I hope nasa maayos kayong kalagayan. Sa Cosari family na nandyan sa Marikina, sa pamilya po ni Randy, si Randy at si Mylene, at saka si Michael, at saka si Heidi, at ang kanilang mga kasamahan sa bahay, ay magandang umaga rin po sa inyo. Randy, mag-iingat palagi sa pagmamaneho. Si Randy po ang may-ari ng Rallins Vegetables. Kung kailangan nyo po ng delivery ng mga ano, ng mga gulay, prutas o mga pagkain nyo sa bahay, kontakin nyo lamang po ang isa sa mga kapatiran po natin na ito, ang Rallins Vegetables, at sila po ay nagde-deliver. Actually, umaabot po sila dito hanggang sa Taguig, taga Marikina po sila, pero umaabot po sila dito na nagde-deliver. Actually, hanggang MOA pa ata eh. Sa MOA, umaabot sila hanggang MOA na nagde-deliver. No, kaya kung may kailangan kayo sa inyo pong bahay ng mga gulay, prutas at mga kung ano-ano pa mga pagkain, kontakin nyo lamang po ang Rallins Vegetables. Makikita nyo po, meron po silang Facebook page, no? Kaya pwede nyo pong kontakin po yan. Okay, ganun din naman sa Plementira family. Magandang umaga po sa Plementira family. At kay Ma'am Aba, good morning po Ma'am Aba. At sa Lorzano family, of course, magandang umaga rin po. Kay Ma'am Genesis Castillo, ang daming sinera niya, no? Ni Ma'am Genesis ngayon. No? Salamat sa puro mga kamag-anak po niya ito. I think ito po ay ilan sa mga kamag-anak niya doon po sa Montalban. Montalban, Rizal. Eh, maraming salamat po sa inyo pong panunood. Magandang umaga rin po kay Ma'am Carmen Linga. At of course sa akin pong mista, kay Sir Alex Robles, magandang umaga rin po sa iyo. Regards po kay Ate Yoli. Good morning din po kay Ma'am Minda Mercado. Sa Antipolo po ito. Isa po rin po ito sa mga Cosari family. Kay doon po kay Ma'am Minda at saka kay Junior. Ano po na nasa Antipolo. At sa inyo po nga pamilya dyan, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga rin kay Pastor Kennedy Baya. Sir, sana po ay nasa patuloy kayong ingatan ng Panginoon at patuloy kayo na palakasin at pagalingin ng Panginoon. At salamat sa pagpapatuloy nyo po sa gawain at ang buhay nyo ay malaking encouragement po sa bawat isa po sa amin. Magandang umaga rin po kay Ma'am Pebby Lagod. Okay, at ganun din naman, good morning po kay Ma'am Gina Biduya, kay Annie Briones, kay Ate Edna, miss ako rin po ito sa Bible School, kay Ate Edna Mantilla, good morning, pati kay Ate Ami Ila. At good morning din kay Ma'am Emeline Villegas, kay Sir Marlon Diso. Sir Marlon, magandang umaga sa'yo. Kay Aloha Daef, at maging kay Rod 2 Lutans. Yeah, good morning. Kay Ken Bermudez, William Nunez, sa Noel family, magandang umaga po. Sir Noel, Ma'am Aida, si Ma'am Aida, classmate ko rin po ito sa Bible School, magandang umaga po. Kay Ma'am Ellen Hermesurat at kanyang pamilya, magandang umaga po. At ganun din naman, good morning din po kay Ma'am Army Padilla. Kay Sir Cesar Dejo. Sir Cesar, good morning sa'yo, Sir Cesar. Kay Arcasia Agor, kay Mavic Canuto, at ganun din naman kay Jojo Sangasin, kay Ellen Dayan-Dayan, at kay Ma'am Cecil Villarosa sa Marikina rin po. Ma'am Cecil, magandang umaga po at ingat palagi. Regards po kay Kuya Jojo. Good morning din po kay Maria Fe Villegas at Edria Kefira. Good morning din, of course, sa mga kapatiran po natin sa Abao. Isa pa kay Ma'am Nelia Villanueva. Magandang umaga po sa inyo. Maging kay Ma'am Janet De La Cruz. Good morning din po. Sa mga kapatiran po natin abroad, good morning po sa Fernandez family dyan po sa New Jersey. Good morning, Sir Marvin, Ma'am Liv, Ayan Mishka, at kay Ma'am Bebs Fernandez. Ayan, ang galing nung ang galing nung presentation mo, napanood namin kagabi. Congratulations, Ayan. To God be the glory. Okay, ganun din naman, good morning din po kay Ma'am Flor Solomon dyan po sa Japan. Yan, Ohayo gozaimasu. At sa Wekas family dyan po sa Las Vegas, Nevada, kay Sir Dexter, kay Ma'am Riza,
Kay Faye, kay Karen, sa kanilang baby, good morning. Janice Tanael sa Qatar, good morning. At kay Margie Vitolio sa Malaysia, good morning din po. Edessa Baronia, Taiwan, good morning sa iyo, Ma'am Edessa. At ganun din naman kay Mark Anthony Dagsaan sa Provident, sana tama na ako, Providenciales, Torx, and Caicos Island. Yan, so sana tama ako. Okay. Next, si Ma'am Desi Dulang sa Canada, good morning po. At kay Sir Daniel Floresta from Western Australia, magandang umaga sa iyo, Pastor Daniel. At ganun din naman kay Kuya Johnson Kaba at Ate Ses, kay Kiko, kay Nunoy, dyan din po sa Canada, magandang umaga po sa inyo. At sa mga kapatiran natin sa Taiwan na nanonood, good morning po sa inyo pong lahat. Kay Ate Tess Blanco sa Malta, Europe, magandang umaga po. At maging kay Francine Martin sa Israel, more than 20 years na po siya sa Israel. So magandang umaga sa iyo, Francine, shalom. At sana ay nasa maayos kang kalagayan. So maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsubaybay sa atin pong programa. I hope na kayo po ay natulungan ang programang ito sa pamamagitan po ng salita ng Diyos na inihahayag po sa programa pong ito. At nawa ay patuloy po tayo na magmahal sa gawain ng Panginoon. Patuloy po tayo na magmahal sa Panginoon. Bukas muli ay magkita-kita po tayo for the weekender ng atin pong program. Another episode of New Every Morning, your daily devotional partner, and of course, bringing you the Word of God every day, actually, from Monday to Saturday. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy niyo pong pagpapala po sa amin. Salamat po sa lahat ng ginawa niyo pong blessing, especially po sa inyo pong salita, sa inyo pong katapatan, sa amin pong buhay. Maraming salamat, Panginoon, na hindi po nagbabago ang inyo pong katapatan sa amin pong buhay. Patuloy kayo, Panginoon, na naging matapat. Sa kabila po na kami po ay hindi palaging matapat, kayo pa rin ay nanatiling matapat sa amin pong buhay. Patawad po sa lahat ng aming kasalanan. Ito po ang aking samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Maraming salamat po. God bless you and stay safe, everyone.